tungkol sa kwento ni Florante at Laura. Isang lalaki ang nakatali sa puno ng higuera. Animo'y pinagbagsaka nito ng langit at lupa. Dahil baka sa kanyang mukha ang lumbay at mga luhang napawi mula sa kanyang mga matang namumula at multo. Ako'y nahahabag sa aking sarili. Panginoon, ako'y taos-pusong nagsusumamo sa inyo na sana'y bigyan ninyo ng bagong umaga ang Albania. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga kamalian at kasamaan na lumalaganap sa aming kaharian. Panginoon, ako ay humihiling at lumalapit, hindi upang ako ay maligtas, subalit upang masupil ang kasamaan ni Conde Adolfo. Laura, o aking Laura, aking pinakamamahal na Laura, tila yata binaon mo na sa nito ang iyong mga pangako at paninibugho ang iyong ipinalit. Florante, sa tuwing ikay malayo sa aking bibig, ang iyong wangis ay di mawaglit sa aking isipan. Tila ba ako'y nagkagapos sa iyong pagmamahal at ayaw ko nang mawala ron. Habang binibigas ang salitang ipon, huwag kang magalala, ang aking pag-ibig ay hindi ko kupas. Umanunuyo na tulad ng isang ilog. Ngunit Florante, ako'y nagbabahala sa iyong pag-ibig, ma. Yan ba ang iyong kinakatakot? Huwag kang magalala. Ang iyong mga dasal at ang iyong pag-ibig ang aking magiging data upang manalo sa digmaan. Floreda, bakit ako ay yung iniwan at ipinagpalit? May pagkakamali ba ako sa dimapunan at kayang higitan ng aking ama? Lubhang napakasakit ang sinapit ng ating pag-iibigan na kailanmay hindi ko mawarit ang ating sinapit. Ngunit ano pa ang aking magagawa na kapag desisyon ka na at ako ay talunan? Siguro ay kailangan ko na lamang tanggapin at kimkimin ang hinanakit ng aking dibdib hanggang sa ako ay mawala. Katulad ng isang bituin na wala ng sa kinaroroonan ni Florante ay bigla namang lalabas ang isang leon na mukhang gutom at nagdanais na pagpirapirasuhin ang katawan ng binata. Ngunit makikita ito ni Aladdin kaya ay gagapiin niya ang leon upang maliligtas sa kapahamakan si Florante. Kalain na isang muro ang magliligtas sa aking buhay. Magpasalamat ka at ako isang muro. Muro na may malasakit sa kapwa-tao. At isa pa Ginoon, may puso at damdamin din kami, kaya huwag kang matakot. Base sa iyong pananamit, ikaw ay taga Albania. Tama ba ako? Maraming salamat sa pagligtas mo sa aking buhay, kaibigan. At tama ka nga, oo. Ako ay taga Albania. Walang anuman. Sino nga ba ang magtutulungan? Aladdin, ako si Aladdin. Anak ni Sultan Ali Abab. Dito ka muna magpahinga at ikay aking babantayin magdamag. Hindi ka ba muna iitlim? Hindi, upang ikay aking babantayin mula sa mababangis na hayop sa gubat. Sadyang napakabait mo, kaibigan. Ikaw ba ay mapagkakatiwalaan? Magtiwala ka sa akin, ikay aking babantayan. Hayaan mo tatikwento ko sa iyo ang lahat. Upang mas lalo mo itong maintindihan at upang malaman mo kung bakit ako ay nakarating sa kalagayan ito. Noong bata pa lamang si Florante, kwento ng kanyang ina ang isang kahindik-hindik na pangyayari kung saan siya ay muntikan ng madagit ng isang ibong kung tawagin ay buwetre. At bakit kayo nagkakagulo? Duke, may buwitre pong umatake! At magpasalamat tayo sa kanya
nakita, kami ay kanyang iniligtas. Salamat, minali po at iniligtas mo ang aking magina. Walang anuman po. Nang mabinata na si Florante, ipinadala siya ng kanyang amang si Duque Berceo sa Atenas upang mag-aral. Sa Atenas ay naging guru niya si Antenor at naging kamag-aral si Adolfo na anak ni Conde Celeno. Ang kanilang paaralan ay naglunsad ng isang pagsasadula patungkol sa buhay ni Reyna Yucasta, kung saan napili si Florante upang gumanap sa papel ni Eteocles. At lahat ay abdala sa kanilang mga ginagawa at paghahanda para sa nalalapit na pagsasadula, ngunit si Adolfo ay hindi masaya. Ako dapat ang gaganap sa karakter ni Eteocles. Sa akin nababagay yun at ibigay Florante. Inagaw niya ang lahat sa akin. Sige, magpakasaya ka sa papuri at atensyon. Hindi rin magtatagal yan. Adolfo, bakit ka nandiyan? Halika rito at tumulong sa mga gawain. Masusunod po, Guru. Mga manonood, ako po ay nagdadalang na ipakilala sa inyo ang mga estudyanteng magbibigay buhay sa mga karakter sa dulang ating itatanghal ngayon. Una na riyan ay ang dalawang pangunahing tauhan. Si Eteocles, nagdadalang ni Florante, at si Minandro, nagdadalang sa papel ni Reyna Yucasta. May isang liham mula sa kanyang ama ang dumating. Magandang araw, Ginoong Florante. Ito po ang liham na galing sa iyong ama. Napag-utusan lamang po ako na ito iabot sa inyo. Maraming salamat ho, Tata. Kaibigan, ano ang nilalaman ng sumigaw? Isang malungkot na balita. Ang aking ina ay tuluyan ng kumanaw at kailangan kong bumalik sa amin. Kaibigan, maaari mo ba akong samahan? Ako'y nakikiramay sa iyong pagdadalumhati at patungkol naman sa iyong katanungan. Ang aking sagot ay walang pag-atumiling oo, kaibigan. Maraming salamat, kaibigan. Mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay, Florante, Minandro. At sana ay huwag ka masyadong malumbay sa sinapit ni Prinsesa Floresca. Dahil ang lahat ng masasayang bagay ay may hangganan at kailangan natin tanggapin yun. Matiwasay na nakarating sa kanilang bahay si Florante at Minandro. Duke, nandirito na po ang iyong anak. Ama, ako po'y nalulumbay sa sinapit nina. Ngunit batid kong triple ang pagdadalamhati. Totoo anak. Masakit man para sa akin, pero kailangan nating tanggapin. Ang buhay ng tao ay parang karera. Minsan, merong nauuna. Okay, may sugo na po na dumating kay Haring Linseo. Papasukin mo. Aso? Ako po ay nagmula sa palasyo ni Haring Linseo. Nais ko lamang po na iabot sa inyo ang liham na ito. Ito ay galing sa inyong ninuno na siyang monarko ng Crotona. Sinakupro sila ng mga Moro at kailangan nila ng tulong mula sa Haring Linseo. General Usmalik. Ha? General Usmalik? Duke, ano ang inyong pinagkakas? Hali kayo at tayo patutungo sa kanila. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang Duke at ang kanyang mga kasama. Agaran silang pumunta sa palasyo ni Haring Linseo. Mahal na Hari, nandirito na po kami. Tuloy. Mabuti at agaran niyo akong sinadya.
Ang Crotona ay nangangailangan ng ating tulong. Nais kong magpadala ng mga hukbo upang magapi ang mga murong sumusulakay roon. Ama! Duk Briseyo, dumating na pala kayo? Oo, aking anak. Oh, Florante, maging ikaw din pala. At tila ba ikay mas naging mag-isip pa? At ang iyong kagandahan ay parang bulaklak na mas namumutadkad. Alaw na? O siya, doon muna kayo mag-usap. Marahil ay namumulila kayo sa presensya ng bawat isa. Laura, natagal kong ina sa mga araw nito. Nais kong ipabatid sa iyo na sa tuwing ikaw ay kasama, ang aking puso ay puno ng galak. Maging ako din, Florante. Tila ba ako'y nasa mundo ng Fantasia kung hindi kay aking kasama ng sisilayan? Laura, alam mo ba na kaya kong abutin ang lahat ng mga bituin sa langit upang ang iyong mga malulumbay na araw o gabi ay aking mapaliwanag? Sa'yo lang ako, Florante, kalapit ng aking puso't tiwala. Nakipaghimagsikan ang hukbo ng Albania sa Crotona upang mailigtas ang monarkiya. Sa awa ng Maykapal, sila ay nanalo at tuluyan nilang nagapi ang mga Moro na sumalakay roon. Ngunit nang sila ay pabalik na sa kaharian ng Albania, ay napansin nilang ang kaharian ay may mga watawat ng Moro. Kaya sila ay kinabahan. Napansin rin ng mga kawal na may kasamang babae ang mga mananakop. At iyon ay si Laura. Kaya muli, sila ay nakipagdigmaan at nagapi ng pangalawang pagkakataon ang mga mananakop. Walang lakas ang maaring tumalo sa hukbo ni Florante, kaya tila ba'y nadaanan ng matinding dilubyo at mga salot ang mga mananakop na naging dahilan ng kabi-kabilang bangkay ng mga ito sa kapaligiran. Ama! Haring Nenseo! Mabuti at kayo'y ligtas! Mabuti at naabutan niyo pa kaming buhay, aking anak. Napakagaling mo, Florante. Hindi ako nagkamali, ikaw hinirang bilang aking inisan ni Miral. Kung hindi ka siguro dumating, malamang kami ay malamig na pampay na. Maraming salamat sa papuring hari. Ako ay natatawa. Maging ang hari na walang tamang pangbidesisyon ay napaikot ng isang hangal na Florante. Magpakasaya lamang kayo at ako ang sisira ng inyong kaligayahan. Nasa isang malayong lugar sina Florante, Minandro at ang kanilang hukbo mula sa pakikidigma nang makatanggap siya ng isa umanong sulat mula sa Haring Lenseo na nagsasaad na siya ay umuwi muna sa Albania at iiwan sa pangangalaga ni Minandro ang hukbo na agaran naman niyang sinunod. Ngunit nang siya ay makarating sa Albania, siya ay kinulong. Ano ang inyong ginagawa? Bakit ninyo ako tinipiit? Magandang gabi, Inilang. Kumusta? Ano ang pakiramdam ng maging isang tao? Adolfo? Bakit? Paano? Bakit nasa iyo ang korona? Dahil ako na ang hari. Ako ang bagong pinuno ng kaharian. May isa akong magandang kwento sa iyo. Alam mo ba pinutang ko ng ulo ang mga at ang Haring Lenseo? At ito pa, magpapakasal kami ng kawal. Mga kawal, dahil sa gubat ang pagkakang at iwanan na ang kapusa. Nagpadala ng liham si Laura kay Minandro upang ipaalam ang nangyari. Sa kadahilanan ito ay sinugod nila ang Albania upang magapi ang hukbo ni Adolfo. Kay sakit lang yung sinapit, kaibigan. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ka nandirito at nakagapos. Ikaw, ano yung ginagawa rito? Tulad mo rin eh, ako ay napagdiskitahan ng pagkakataon ang aking pinakamamahal na inato ng aking ama. Tunay ngang pinagtagputay ng tadhana upang kaawaan ang isa't isa. Akin ka, Laura. Akin ka at walang makakaagaw sa'yo mula sa aking mga prisi. Kaya may hindi kita mamahalin, isa kang baliw! Oo, baliw. Baliw sa pagkapanalo kung walang makakaagaw. Ako ang naghugi at siguradong si Florante ang nasawi sa kagubatan. Tunay ka nga bang naghugi? O isang pagpapalo?
magtiwala lamang sa iyong sarili ng lahat. Prinsesa, hindi ako kalaban at nagabi na ang kanyang mga kasamahan. Salamat! Maraming salamat! Teka, ano ang iyong ngalan? Lerida. Lerida ang aking pangalan. At nandito ako upang hanapin ang aking mahal na si Aladdin. Nakita mo ba siya? Matawad, ngunit wala akong nakikilala ng Aladdin. Nandito ako upang iligtas ang aking pinakamamahal na si Laura. Florante! Bumalik ka! Niligtas ako ng bagong kaibigan, si Florida. Florida, maraming salamat sa pagligtas sa aking pinakamamahal si Laura. Florida, aking mahal. Nandito pala ang aking mahal na hangal. Bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko sinuko? Patawad, ngunit akala ko iyon ang iyong kagustuhan. Nagkakamali ka, ang makasama ka ang ating kagustuhan. To love you forevermore. When I feel you in my heart, then I hear your voice from your eyes. I will always love you, and I'm waiting for you until the end of time. Someday you will realize that I can see forever in your eyes, and I'm wishing my dream will come true. I am lost with.